o nasasaktan tayo ng ating kapwa-tao, pero mas saan po tayo makakatanggap ng mas tamang hustisya? Kung tayo ang maghanap o ang Diyos mismo ang kumilos? So dahil po tayo ay Kristiyano na pinatawad ng Panginoon at Kanyang minamahal ng buong buo, sa Kanya rin tayo tumatangan sa mga panahon na tayo ay nasasaktan, na-o-offend, or may kasalanan ng ating kapwa na ginawa sa atin. Pangatlo po, forgiveness is responding to evil with good. Ang pinakamahirap daw kong gawin ay tumingin sa isang taong sobrang sinaktan at makita mo rin yung sakit na nararamdaman niya. At dahil nakikita mo ang sakit na kanyang nararamdaman, ang tendency mo ay ipagpe-pray mo siya sa Panginoon na, Lord, i-bless mo ang tao ito. Bilang tao, yung magalit mo ipagpe-pray mo, eh, sinaktan ka na nga ng sobra-sobra. Gano'ng kahirap gawin ang bagay na yun? Dahil ang sarili mo ang sakit, nandito pa rin, tapos siya ang ipagpe-pray mo. Pero sabi po sa Biblia, how would I ever do that to the person who has hurt me? You can't. Hindi mo kaya. Unless, inalaw mo ang love ng Panginoon na mag-penetrate sa iyong buhay. Dahil nag-uumapaw at nag-uumapaw ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon na nakabalong sa buo nating pagkatao. Yung pagmamahal na yun ang mag-penetrate at lalabas at mag-e-extend sa kung sino mang tao ang ating nakakasalamuhan. Pangapat po at last, forgiveness is repeating the process as long as necessary. Tinutuon ni Pedro ang Panginoon sa Biblia kung makailang ulit doon natin dapat patawarin ang ating kapwa. At ang sabi ng Panginoon, 70 times 7. Ibig sabihin, kung itong parehong taong ito, pinatawad mo, nagkasala na naman, patatawarin mo na naman, nagkasala na naman, pero gaya nga ng endless na magpapatawad sa atin ng Panginoon, ganun din daw magpapatawad ng dapat natin gawin sa ating kapwa. Ang araw po na ito ay hindi lamang magiging sentro sa ating mismong pagre-repent ng ating kasalanan, sa mismong pagpe-pray natin para linisin ang ating sarili, kasama po ng pagpe-pray natin sa ating puso, ganun din po ang ating isip. Hayaan po natin na maglaan tayo ng 2 minutes para ipag-pray sa Panginoon, the Lord, that Your love penetrate in my life. Na ma-extend ko ito sa mga taong aking nakakasalamuhan. Hayaan po na natin na mag-pray muna po tayo bago po tayo magsimula. Alisin po natin ang anumang negatibong kaisipan. Kung meron man pong nakakapigil sa ating malayong pagpupuri dahil sa mga sakit na ito, hayaan po natin ang Diyos na lumayo sa atin.